Gandang araw po. Magluluto po ako ngayon ng tinulang manok sa gata. Lutong Bisaya po ito. Ito lang po aking mga sangkap. Tingnan nyo na lang po. At habang nag-prepare ako ng ulam, kumukulo na ang aking sinaing. Sa malinis na kawali, may tubig na po yun. Ilagay na po ang sibuyas at luya. Ang manok na puro pakpak. Papakuluin ko siya ng 30 minutes. Ilalagay ko muna yung tanglad para pampawala ng lansa. After 30 minutes, kulong-kulong na po. Ilalagay ko na ang patis. Kalahating 4 cubes, chicken cubes pala. Ang papaya na hinog. At ang gata. Ang pampasarap sa tinula. Kulin natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes, sa pagluto ng gata, ilalagay na po ang siling haba at ang dahon ng sili. Yan, para mas masarap. Yan po talaga ang sangkap ng tinulang manok sa gata. Lutuin ulit natin ng mga 10 minutes. 5 lang, 5 minutes lang pala. Ayan, after 5 minutes, ayan na po, kulong-kulong ng ating tinulang manok sa gata. Ang sarap. Masarap po niya. Masyado ba? Diba, lutong-luto siya. At kakain na kami ng aking Frankie. Kain po tayo. Naalala ko dati pag nagluluto si tatay, ganyan po siya pag nagluluto, pag nagtutula ng manok. Tapos ang manok pang tinutula niya, yung native na manok, ang sarap. Sariwa. Ang sarap po niya, promise. Tinulang manok sa gata. Tinulang sa gata. Lalo na pag ganyan, mainit pa. Sarap migot ng sabaw. Itong gusto ni Franco. First time ko nagluto ngayon ng tinulang manok sa gata. Ngayon ko lang naisipan magluto. Alala ko kasi si tatay pag nagtutula, ganyan. Masarap nga yan, may atay, tapos kasama yung dugo ng manok. Kapag native, ang sarap. Kain po tayo. Kain ka na? Parang po, nakakadalawang pakpak na. Nag-video pa siya. Gusto niya yung manok. Ayaw mo nag-video. Malasa kasi ano, mga pakpak niya. Masarap din sa manok pag tinutulang yung may mga buto-buto gaya ng hita. Yan, pakpak. Yan, masarap talaga masinabawan. Sa parte ng manok. Inulak to, kagatak. Martes po ngayon. Sarap kumain. Masarap talaga kumain pag may sabaw ang ulam. Kasi pag mga dried, ang ano, ulam, walang ganang kumain. Bye-bye po.